this time, si Alden, eto na nga. Magmamando sa Emmy Kitchen. Ano ba ang lulutuin nitong si Alden? Ito po ang tinatawag natin na kunya-kunyaring. Hindi, siyempre, pag, di ba, usually sa atin, sa pag-weekend, di ba, kakain yung family sa labas or pag magde-date, ito yung unang food item na papasok sa isip mo pag sinabi mong Japanese food. Tomo. Ayan, which tomo. Is tempura po. Yan. Anong ingredients? Ikaw ba ay may ibang ingredients na nilalagay para maging special itong lulutuin? Love lang, love. Hindi, actually kasi parang yung pagluluto kasi para siyang, parang love din eh. Parang buhay din natin eh. The more you complicate it, the more siyang hindi sasarap. Okay. Yung ingredients po natin is very basic, madaling-madali lang siyang gawin. So, meron tayo ditong oil na mainit na mainit na po. So, meron tayo ditong all-purpose flour. Tapos ito po ay cornstarch. Okay. Tapos meron po tayong shrimp na peeled and deveined. Cold water. For our sauce po, meron tayong Japanese soy sauce, ginger, radish, and sugar. Oo. Ay, meron din tayong chef dito, si Julia. Kaya nga, para ako nag-i-exam eh. Diba? Mas mausay ito sa akin eh. Chef natin yan. Tutulungan siya ni Julia. Yes po. So ito po, una, dito po sa ating all-purpose flour, lalagyan natin ng cold water. Pwedeng ano, halimbawa, room temperature, gano'n. Yes po, tas salt po. Di ko po alam siguro may... Move on na lang po. May something sa ano siguro. Oh. Sa cold po, pag yung cold kasi meets the hot oil, parang mas nag-rise yung batter ng tempura, I think. Hula ko lang po yun. Alam ko na. Sabi nila, pag frozen daw, halimbawa bigla ka magpiprito sa mainit na mainit, mas crispy daw. Mas crispy. Mm-hmm. Ayun, crispy. More water pa. May masarap kaya ang kuon. Lahat na kaya. Ano to? Oo, lahat. Tempura. Yeah. Lalab na. Alam mo, hindi talaga makati si Julia. Tutulungan talaga niya. Wala, ganyan. Hindi niya kaya. Hindi kaya ng powers niya. Hindi, kasi actually nung nasa shoot po kami ng movie while we're doing it, si Jules kasi mahilig magluto ng food tapos dadali niya sa set. Nakakabaliw yung mga pagkain niya po. Bakya naman. Bakya naman yung padala rin kami dito. Yes. Julia, hahanapin na talaga nila yung pagkain mo, Julia. Kasi alam mo, Jules, mahilig din kami kumain dito. Oo. Sabay-sabay po. Parang hindi naman halata sa mga katawan niyo. Halata kay Darlam. Ay, Darla. Hindi mo lang masa. Si Ma'am Shigar. Kasi secret yun. Yan po. So, kapag ganyan na, medyo ganyan po yung Continuity. Construction. Opo, yung lapot na lang. Yung pare-pareho rin yun. Lapot na gusto natin for our batter. Kukunin na po natin yung hipon. So, wala na mga seasoning, ganun? Nilagyan ko na po ng asin. Konting parang 1 teaspoon ng salt. Tapos kunin po natin tong hipon. Lalagay natin siya dito sa cornstarch natin. Sa dry. Opo. Tapos lulublub lang po natin dito sa ating batter. Tapos ang technique daw po ng tempura, pag i-fry na, is parang pasasayawin mo muna siya konti. Bago mo siya ilubog. Ete, nagsayaw. Ano ba yung sayaw? Ano stepping? Yung pag-tiktok? Opo. Pag-tiktok. Para daw po hindi sumabog yung... oil. Yung buhay po niya. yung good luck na lang yung sa yung pagsagot niya din kala parang question and answer yung question na wala continue. Para pagod na ako mag-sa. Okay, so habang ginagawa niyo yan, kay Julia tsaka kay Alden, ito, aside sa act, kumbaga yung acts of love, ay hindi, acts of service, gaya ng pagluluto, ano-ano pa yung para sa tingin niyo ay pwedeng manatiling language of love sa isang relasyon? Kasi yun po, kagaya ng iba-iba tayo ng way kanina nung opening po, iba-iba tayo ng way ng coping sa mga nangyayari po sa buhay natin. We also have different ways to show our love to our partners. Kaya lang, minsan kasi, kailangan malinaw yun. Malinaw sa partner mo kung yun yung acts of service mo. Kasi minsan, di ba, uso yung nami-misinterpret eh. Hindi naiintindihan. Pero yun nga po, kanya-kanya, pero at the end of the day, I think the most important thing sa isang relationship is honesty and fidelity. Ano yung fidelity, Alden? Kasi kilala ko lang si Derek Fidel eh. Huwag kang mga ngaliwa. Alam mo to si Alden, yung mga sinasabi niyang fidelity, mga ganyan. Oh. Parang pwede ka na mag-asawa, Alden. Alden. Ready na. Ready na. Pwede na talaga. Pero sumasang-ayo naman siya.
Hindi naman niya tinatanggero. Sumasang-ayo naman. Mga ma'am, siya ginagawa na ni Alden ang sauce ng ating tempura. Yes po. So, pinaghalo-halo ko lang po dyan yung Japanese soy sauce, tapos yung ginger, radish, and tubig po. Tapos hayaan lang natin siyang kumulo. Kapag nagtatampo kayo sa special someone ninyo, Julia at Alden, ano yung effective na way para suyuin yung mga significant others ninyo? Ako pag nagluto na po ako ng fiesta. Yan. Yun na yun. Boodle fight. Good luck na boodle fight. Ako, ibig sabihin nun, ano, yun kung ano man yung pinagkatampuhan, sorry na, mati na tayo. Ay, may mukbang bigla. Kasi na lang may options ng food. Happy fiesta. Apat na ulam, lima, yun po. Para pili ka na lang kasi di tayo nag-usap kanina. So, sarap ganun naman. Si Alden naman. Si Alden, ano? Mausay kasi ako makiramdam po. As in, especially, siyempre, kapag significant other. Kasi ganyan po ako sa, ano ko sa mga katrabaho, sa team. Na yung ramdam mo agad pag may mali. So, kung ganyan, especially significant other mo ba, mo pa, mag-iisip na ako, ano ba nagawa ko? So, trace natin, paatras yung nangyari. Tapos kung wala, eh ano ba problem? Hindi, yun din siguro advice lang din sa mga lalaki diyan na huwag masyadong defensive kapag alam niyo may kasalanan kayo kasi halata. Mas obvious kasi kayo. Halata. So ako talaga the only way to deal with that is aminin mo na. Mag-sorry. Aminin mo na lang kasi all the more na nag-uusap kayo nung partner mo tas all the more mong dinideny, mas nakakainis yun. Naku, nagbago na talaga si Alden. Nagbago na talaga siya. And I'm so proud. Opo. So, tikiman na tayo, Ma'am Sheret? Opo. Finished product na po. Anong ginagawa mo dyan? May finished product kasi si Alden kanina nag... Oo, kahapon pa niya ginawa yan. Siya pinakamaagang pumunta dito para sa finished product. Diba? Yay! Pero masarap yung niluto talaga ni Alden. Oo, parang gusto ko tikman yung niluto din niya. Ayun, tikiman na natin to. Okay. Wala kami pakialam sa inyo. Magta kami kumain. Naputlapan eh, no, Jules. Sino mo? Naputlapan. Nasaan na ba yung kuan? Kunin na yung macaroni sa kabilang wrap. Iluin mo kung si Alden na magluto siya tsaka si Julia. Busog ka na yung chan mo. Busog pa yung heart and tsaka yung mind mo sa wisdom nila. Thank you for cooking for us, Alden. Yes po, always. The best, ang sarap. Ayan, naluto naman si Reg. Ito lang kainin mo. Ang shimes ko na. Mainit. Kaya lang, hindi po ba maputla? Hindi, puti. Tama, puti naman po eh. Perfect. Go! Ito lang. Ito masarap talaga. Fresh lutong talaga. Wawala niya. The best! Alam mo, yung butter pa lang ang natikman ko, masarap na. Yung sauce niya, ang sinausok ko talaga dito kasi sauce to ni Alden.